baka iniisip lang ni Maren na magkita pa kayo ni Matilda. Paano kung mangyari? Pagkakaroon ako ng pagkakataon para alagaan ang aking mga anak. Kayo raw ay nagsabong na parang mga manok. Kung sa'yo naakala ni papatulan ko ang mga kalokohan niyo. Nagkakamali kayo. Gagawin kong lahat para sirain ang Brazildang yun. Eh, hindi ka naniniwala sa akin? Wala na rin siyang pakialam sa akin ngayon, kaya imposible na susugurin ka pa rin, Yahweh. Sa susunod na araw ng aking kapanganakan, patayin mo na lamang ako, Beron. Pero hindi kita bibigyan ng pagkakataong pahirapan ng aking mga anak. Kahit sumasapit ang aking karawan, binibigyan niya ako ng kaligayahan. Ayaw ko siyang nakikita malungkot. Subutal kang pasayan si Grisilda. Yup. Sasumunod ka na sa akin. Umalis ka na nga sa bahay niya. Mawala ka na sa buhay niya. Hindi mo ako maribigtahan. Hayop ka talaga. Dapat mawala ka sa buhay ni Grisilda. Dapat malaman niya ako lalaki para sa kanya. Hindi na ako susunod sa iyo, ha? Cindy, ano ba? Ano ginagawa mo dito? Pwede ba tagdanan mo na si Grisilda? Siya ang umagaw sa'yo, Eric! Sinira niya tayo! Hindi totoo yan, kaya pabayaan mo na siya! Mangyayari lang yun kapag bumalik ka na sa akin, Eric! Diba sabi mo, hindi ka na niya gusto? Eric, nandito ako. Mahal kita. I'm sorry, Cindy, pero noon pa man, wala naman talaga kang nararamdaman para sa'yo eh. Ibang babae talaga ang laban ng puso ko. At ikaw yung Grisilda. Nung nawala ka, doon ko na-realize kung gano'ng kaka-importante sa akin. Nawalang halaga ang katangang bagay kung malayo ka. Kasi mahal kita. Mahal mo ko? Sobra. Sana nararamdaman mo, Grisilda. Ngunit bakit ngayon lang, Eric? Kitagal mo akong pinagantay. Labis-labis na ang aking pinagdaanan. Burahin na natin ang lahat ng yun. Ipauna lang natin lahat sa limot mo. Ang importante, nandito ko ngayon sa harapan mo. At mahal na mahal kita. No, you can't do this! Cindy, tama na! Ano ba? Cindy! Eric, please, let go of me! Cindy, pwede ba? Umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito, ha? Please lang! Maawa ka kay Grisilda! Eric, please don't do this to me! Eric, huwag mo naman ako saktan ng ganito kung kailan mahal na kita! Eric! Bumalik ka lang sa akin, gagawin ko ang lahat, please, Eric! Cindy, mabuti pa huwag ka na lang umasa. Yan lang ang pakiusap ko sa'yo. Dahil ayoko rin masaktan ka pa, mas mabuti na yung kalimutan mo na lang ako. Marami rin akong oras na naaksaya na kay Grisilda. At gusto kong makabawi sa kanya. Kasi mahal ko siya. Ate Grisilda, ang bait pala nung bisita mo. Sino yung tinutukoy? Yung nakipagsabong kay Kuya Eric, siguro ba din na sila, no? Magkasama kasi sila kanina eh. Magkasama si Eric at si Kasmir? Ay, gabi na siya usap sa lalaki. Ang tindi talaga ng tama, pare. Oo, oh, eh, parang mountain eh. Grisilda, napaalis ka na si Cindy. Pwede na tayo mag-usap. Si Kasmir, kasama mo raw siya kanina. Nasaan siya? Sir, padaan. Sir, pwede ko ba namin si Diven? Okay na po. Sige pa. Nakakita. Kawawa. Kanina nakatagot pa nga dito eh. Pagtagot dito, nautak ako na sa binigyan pa ng isa. Binigyan pa ng isa. Hindi pala namin kilala. Nasaan si Kasmir? Eric!
Pwede mo bang sabihin sa akin ang gandang pabalik? Eh, saan ka ba nakatira? Grazilla, sorry pero nagawa ko lang naman yun kasi gusto ko siyang lumayo sa'yo eh. Para gusto kong malaman mo na ako talaga yung lalaki para sa'yo at hindi siya. Paano mo nagawa yun, Eric? Walang alam si Kaspit dito. Paano ko siya yung napahamak? Sorry. Nasa chat, puntahan natin siya. Hindi ko lang alam kung maabutan pa natin siya doon. Baka nawala na siya. Napakasama mo, Eric. Kapag may nangyaring masama kay Kaspit, hindi kita mapapatawad. Grazilla, huwag mo naman gagawin sa akin to. Sige, nagawa ko lang naman to dahil sa pagmamahal ko sa'yo eh. Grazilla! Huwag mo kong hawakan! Ayaw akong makipag-usap sa'yo!